yung una nang inorganize kami ng pakisama, kakaunti lang kami yung 2007. Tapos yung 10 tao dinagay ng pakisama sa mga seminar, at saka pag-uwi namin kami na nag-organize dito sa Gobyerno Generoso. At the same time, itong surop, at saka itong surop, ito rin ang dinagyan namin ng scope na pinakamarami nag-organize ng organic, kasi 10 lang kami nung una. Pagkatapos nag-disseminate kami ng bawat puro, naglagay kami ng isang cluster, at saka yung isang cluster dinidevelop namin kung paano siya magkaroon ng grupo, o kaya kung ano halaga niya sa isang grupo, sa isang cluster. Pagkatapos yung isang cluster, nilagyan namin ng pamtik, tapos yung isang pamtik, nagmi-meeting kami upang papaano namin ma-sustain yung aming mga membro na isang cluster may 20 ka tauhan. So yung siyam na kasamahan namin sa cluster, kami ang nag-usap-usap kung paano namin ma-sustainable yung aming pinagsamahan, at saka nagpatulong kami sa pakisama, tinulungan kami ng pakisama kung ano ang gagawin. Yun na nga, nakaabil kami ng kakaunting mga income na nung una sa sarili ko ay parang kulang. Yung kadalasan na ibibili ko yung kamatis na sana ngayon ay pwede palang itanim yung mga halaman ugat na namibili kami, pwede palang magtanim upang hindi na mabibili. Yung ibahan namin na ituturo sa ibang cluster, yung mga tao na nilagay namin ng sarili ring bahay na tinulungan namin, na upang gaano sila sa kanilang komunidad, sa kanilang bahay, paano sila makapananim. Yung cluster na buo namin, parang pinaghirapan talaga ng pakisama kung paano kami ma-develop. Nung una talaga sabi ko, ano ba ito, para lang sama-sama lang tapos usap-usap. Pero nakita namin yung pambansang kilusang samahang magsasaka talaga, yung totoo talagang nandun talaga yung kanyang puso sa mga taong magsasaka. So nagre-record kami, nagsasabi kami yung pakisama, sinabi namin hanggang dumating siya sa ilang barangay. Pagkatapos nakita ng LGU yung border ng pakisama, na alam naman natin yung politiko, kapag wala ka hindi ka papansinin, pero kapag mayroon ka, yun na nga eh. Nakita kami ng LGU, yun na nga, sinabi na partnership na tayo sa BOB. Yung mga cluster namin, nagbo-volunteers kami upang papaano kami makatulong sa mga purpose. Tapos yung farm tech namin, ginagamit namin sa ibang barangay upang makatulong, makalitur ng organic, na yung dinala namin ay pakisama volunteers yung may kakaunting sharing. Kasi yung pakisama may ibinigay sa amin na 6,000 upang magamit na input supply center. Tapos yung sharing ng pakisama ay parang nawala rin, kasi dinaanan rin kami ng bagyo nung una dito. Yung bagyong Pablo, inipiktuhan din kami. So nawala yon. Pero sustainable yung pakisama, kasi yung agi, yung dinaanan namin na livelihood, inandun pa rin sa mga utak ng tao. Tinulungan namin sila, at saka tinulungan rin kami ng pakisama. At doon rin nagsimula yung orientation ng pakisama sa amin, na paano kami maging isang
mag-engage sa BUB. Na yung BUB talaga, kung kapag mahina ka, hindi ka doon papansinin. Pero yun nga eh, tinuruan kami ng pakisama kung papaano mabuo yung kalahatan ng pakisama dito sa Gobyerno Generoso. Kasi parang ipagmalaki namin na dito sa Davao Oriental, pag-engage ng DSWD, partnership siya sa pakisama sa dito sa parent leader sa PL for peace, walang naka-implement kundi dito lang sa mga volunteer sa Gobyerno Generoso. Kasi kami ang nag-engage, tayo ang nag-engage paano mag-orientation ng mga tao mahirap na sumali sa kakayahan ng pangguberno na hindi na gagaano maghingi pa sa gobyerno ng wala ikaya naman natin. Hindi naman lahat hingi natin sa gobyerno ay bibigyan tayo. Yun nga ang pinakamalaking ipagmalaki namin na na-orient kami na naging isang pakisama kami, kasi yun na nga eh, yung hiningi natin sa gobyerno, eh kapag hindi tayo binigyan, iwag tayo magalit. Tutulungan natin sarili natin. Paano tayo maging isang tao dito, kasi ito naman ang pinakamahalaga. Huwag na tayong masyadong maramot sa gobyerno, kasi binigyan tayo ng gobyerno, kagaya ng sinabi nila yung BOB, bottom up budgeting. Ang bottom up budgeting sa aming cluster talaga, may kami na darating na kanding. Yun nga eh, nakikimuha doon sa munisipyo, tayo at saka yung mayor at saka yung MAO. 240 kakanding at saka yung manok na ibinigay yun sa cluster natin, sa cluster namin, upang gaano makasustainable yung kahirapan na kahit kaunti, mabawasan naman. At saka yung shader machine. Sa BUB, nakakuha kami ng shader machine. At saka yung mga knapsack, sprayer, binigyan din kami. Pero nung una, binigyan kami ng pakisama na rin ng yung ginagamit namin dito pag-spray ng IMO dito sa mga farm. Sa ibang farm at saka yung sa kabila ng karamihan ng mga pakisama volunteers na mayroon ring binigyan ng pakisama ng mga knapsack sprayer. Yun lang muna po. Salamat.